Tignan nyo muna to mga idol, noong game 5 pa to. Mamaya kasi ay makita natin ang bunting adjustment na ginawa ni AD sa game 6. As Bane Girls dito sa may kaliwa, si AD ay andyan sa may free throw line at nakadrop cover. Ang pinakatao niya kasi ay si Tillman, so kung tao-tao lang ang pinag-uusapan at wala sa conversation ang help, wala namang ginagawang mali si AD dahil hindi threat si Tillman dyan at all. Pero basketball nga to at importante ang teamwork. Naiipit na si Reeves dyan sa screen ni Tillman, so trabaho na ni AD ngayon na tapatan din tong si Bane na tirador sa 3. Hindi nga ganun ang nangyari at nagkaroon ng open shot si Desmond Bane. Fast forward tayo sa game 6 mga idol at kitang-kita natin ngayon ang adjustment na ginawa ng Lakers at ni Davis. Mauumay kayo rito sa ganito dahil paulit-ulit natin itong babanggitin sa video na ito. Sa pagdaan kasi ngayon ni Bane sa screen ay nagsistep up na si AD dyan kagad para mawala ang diskarte niya. Hindi na nila inaantay na makarecover pa itong main defender na si D'Lo at nagsishow na kagad si Davis. Though nagiging problema naman dito ay yung tao niyang si Tillman, napabayaan na niya. Pero andyan si LeBron upang saluhin ang slack na iniwan ni AD. Again, mahahalata mo talaga ang approach nila rito kay Bane. Siya ang isa sa mga pumatay sa Lakers noong Game 5 scoring 33 points. So, priority talaga siya at yan nga ang pangontra nila kay Bane. Inaangatan talaga ni AD yan at pangalawang beses na to na ginive up niya yung bola dahil sinasalubong siya ni Davis. Kapag kay main man naman ng Memphis na si Ja Morant, iba rin yung ginagawa niyang diskarte. As we all know, eh hindi naman masyadong shooter tong si Ja. Although sa serye na ito ay nag-average siya ng 42% from deep. Nasa elite level yung ganyang porsyento mga idol. Pero ayun, more of a slasher tong si Ja kaysa shooter eh. Kaya si AD ay andito na nagda-drop cover. Kumpara mo kay Bane kanina na sinasalubong niya na kagad sa ibabaw, mas nakalubog si AD ngayon. At tignan niyo tong diskarte niya. Hindi pa dumadaan talaga si Morant dito sa screen ni Tillman ha, pero yung postura ni AD ay napakababa. Nakabend ang tuhod, tila na nakakuba rin sa bahetong kanang kamay niya ay nakapostura rin na umaagaw. Ang gandang defensive stance niyan para masabayan ang bilis si Morant at hindi lang yon. Ginaganyan niya yung kamay niya para if ever na ipasa man ni Morant yung bola dyan kay Tillman, magdadalawang isip pa to na i-bounce pass. Mamaya mauulit yung ginagawa ni AD sa kamay niya. Ganda ng verticality niya rito para i-challenge yung layup ni Ja. Panahon na ng liga ngayon mga idol at pinakita ni AD rito ang masterclass kung paano ang maayos na pagdedepensa. Kita niyo siya na ginagalaw yung mga paa niya para sabayan yung mas mabilis na player. I mean, ganun naman talaga dapat, di ba? Pero what I'm saying is hindi siya umaagaw dyan or sumusundot. Tumatapat lang siya habang ang gamit ng kamay niya, pinangdidipan niya para magkaroon siya ng deflection dyan kung ipapasa man ni Ja. Wala siyang ginagawang sundot na kahit ano hanggang sa napigilan niya ang atake. Kahit noong napalipat siya kay Brooks, ganun pa rin. Hindi siya umaagaw man lang. Alam nyo kung sino yung umagaw? Itong si LeBron, na agad-agad inikutan ni JJJ. Buti na lang at andyan si AD at natapal pa to. So use your feet sa pagdedepensa mga idol. Make sure din na dumidi pa kayo para mag-shrink ang floor at makapag-ready ng mang-deflect ng bola. And syempre, huwag lang basta sundot ng sundot. Kahit off the ball ay active rin po itong si AD sa depensa, pinumposehan kasi ni Aldama tong si LeBron. Kung ikaw ang depensa, alam mong hindi didiscard itong si Aldama kontra kay LeBron eh. Kaya wala silang pinapadala na help. And syempre, kaya rin siguro ni LeBron yan. Kita ni AD na may flare action ng Memphis dito at medyo umusog siya para maaari niyang ma-deflect ang pasa patungo kay Bane kung sakali man. Pero aliso enough pa rin siya para makabalik sa split at maistorbo na naman tong tira. Grabe yun. Kita mo talaga na fumo-forward si AD kapag si Bane ang nagdadala. Tila nagiging Bane stopper nga siya dito dahil sa pressure na dulot nga niya, pati syempre no mismong tumatao sa kanya. And again, kapag kay Ja, aantayin niya lang na umatake to, sabay andyan pa rin yung sa kamay niya na ine-extend talaga niya.
Panoorin muli na rin to, mga idol. At mapapansin natin na halos same yung play. Si Bane ay magka-curl sabay, si AD nga ay nagsistep up na dyan. Pinaghandaan din talaga ng Lakers na tulungan tong si AD sa pag-recover niya kay Tillman. At ayun, natigilan bigla ang Memphis. Maganda rin talaga ang naging shooting ng Lakers sa Game 6 na ito, mga idol. Tumira sila ng 53.8% shooting from the field. And every time na tumitira ka ng 50% as a team sa isang laro, alam mo na good shooting game talaga yan. Pero ang nagpaangat din talaga sa Lakers sa itong depensa nila, nalimitahan lang nila ang Memphis sa 30.2% shooting from the field. Mundo ang pinagkaiba niyan sa kung ano ang naging shooting ng Lakers sa larong ito. Kaya hindi na rin katakataka na 40 ang naging tambak nila. At direkta mo talagang makikredit si Anthony Davis sa ginagawang depensa na ito ng Lakers. Hindi sila nagkakaproblema pag natatapat si AD sa mas maliliit na players, at alam na alam nila ang dapat nilang gawin para alalayan din si Davis. Dahil sa panalong ito ay nag-advance na po ang LA Lakers sa Western Conference Semifinals at waiting na sila sa mananalo sa Warriors-Kings Series. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.